Magandang umaga po ulit sa bawat isa. Salamat ulit sa Panginoon sa pagkakataon na atin pong pag-aaralan ang kanyang salita. Kaya atin na pong buksan ang atin pong mga Bibles sa Judges para po sa walang dalang Bible kung inyo pong bubuklatin itong inyong song sheet ba tawag dito? Nakalagay dyan, Judges chapter 6 verses 22 to 24. Judges chapter 6 verses 22 to 24. Iniiling ko po ulit ang bawat isa na tayo magsitindig. At muli po nating basahin ito ng sagot-sagutan. Ako po muna, sasagot po kayo tapos sabay-sabay po tayo sa verse 24. Ang sabi po sa verse 22, when Gideon realized that it was the angel of the Lord, he exclaimed, "Ah, sovereign Lord, I have seen the angel of the Lord face to face." But the Lord said to him, "Peace, do not be afraid, you are not going to die." Together, so Gideon built an altar to the Lord there and called it, "The Lord is peace." To this day, it stands in Ophrah and of the Abyssrites. Pagpalain po ng Panginoon ang pagbasa ng kanyang salita, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sapagkat may kalayaan kami sa umagang ito na pag-aralan ng iyong salita. Walang nagbabawal sa amin, walang naglilimita sa amin para ito'y pag-aralan. Kaya Panginoon, dalain ko na tanggalin mo lahat ng mga disturbances, lahat Panginoon ng mga pangamba, lahat ng anumang pag-aalinlangan sa amin pong pag-aaralan yung salita. Nawa lahat ng aming mapapag-aralan ngayon, ito po ay angkinin namin na salita mo, na ito po Panginoon ang kailangan namin, Panginoon. Samahan mo kami sa aming pag-aaral, patuloy po na lumalim ang aming pagtitiwala sa inyo, sa amin pong pag-aaral ng inyo pong pangalan. Sa paglalat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Baka po na po kayong lahat. Kung kayo po ay papipiliin ng lugar kung saan kayo titira, ano ang pipiliin yung lugar? Yung masayang lugar o yung payapang lugar? Mas gusto niyo yung payapa. Pag, I think, nasabi ko na ito noon eh, pagka mga ganito ng edad, gusto natin yung tahimik na ano. Pero yung ano, siguro mga kabataan, tama ba ako? Mas gusto natin yung masaya. Ano? Ah, natin ano? Ninyo pala. Yung medyo maingay na konti, may happenings. Diba? Alam nyo po, kung napakinggan ninyo yung mensahe ko nung Wednesday, noong March 20, or every March 20, ay diniklara ito ng United Nations na International Happiness Day. Hinanap po kung ano ang dapat gawin pagka International Happiness Day. Anong dapat gawin? Huwag pakasaya ka ba? No? Anong dapat mong gawin para maging masaya? At nung Wednesday, ay nakita natin, na i-share ko doon, yung top 5 na happiest nation in the world. Diba? Ano nga yung number 1? Finland. No? Yun daw pala ang pinakamasayang lugar sa buong mundo. Finland. And number 2 ay Denmark. Denmark. And then Iceland. And then Israel. Masaya ba no sa Israel? And then the Netherlands. Ang Philippines ay 76. Pero last year, siya ay 68. No? Noong 2021, 61st ang Philippines. So palungkot ang Pilipinas. Ano? Sa out of 150 nations na sinurvey, ang Pilipinas ay 76. No? Pero yun nga, ito po yung kanilang observation. Tapos hinanap ko naman yung the most peaceful places in the world or nations in the world. No? Ang number one daw ay Iceland as of 2022. No? Bakit daw? Sapagkat yun yan, ang pinagbabasihan nila parati dito yung crime rate, no? At saka yung kanilang GDP, no? Yung kanilang ekonomiya. Okay? Na meron bang nagagastos ang bawat bawat mamamayan ng sapat, no? Para sa kanilang kinakain. No? Kasi yun daw ang basehan pagka
para maging masaya, para maging peaceful ang isang lugar. So, number one ay Iceland, number two ay New Zealand, number three ay Ireland, number four ay Denmark, at number five ay Australia. Okay? Safest or peaceful. The most peaceful nations in the world. So, saan nyo gustong pumunta? Huh? Ako sa Iceland. Philippines? Ah, hindi ko na nahanap kung pang ilan ang Pilipinas, ano? Pero, yun nga, yung number one, Iceland, kasi peaceful na siya, happy place pa. Diba? Kaya lang, nakakalungkot ngayong umaga, no? Ah, marahil yung ilan sa atin dito ay kayang pumunta sa Iceland. Pero marami sa atin ang hindi makakapunta doon. No? Una, sa visa. Pangalawa, sa pamasahe. Pangatlo, saan tayo titira doon? Diba? Kasi pag pumunta ka doon at wala kang pera, baka ikaw magpagulo yung lugar na yun. No? Yung peaceful place baka maging magulo pagka pumunta ka doon ng hindi ka ready. Diba? Itong ating pag-aaralan ngayon, no? Tungkol po dito sa kwento ito ni Gideon, ipinakilala ng Panginoon yung kanyang pangalan, another name of God, na you can be peaceful in spite of the chaos around you. No? Pwede kang maging payapa. Pwede maging payapa ang iyong isip, ang iyong puso, kahit na napapalibutan ka ng kaguluhan. At I'm sure ngayong umaga, dito sa Pilipinas, di ba? Hindi natin pwedeng ipasok sa top 10 siguro itong bansa natin sa the most peaceful places in the world. Sapagkat alam natin, no? Kung yung mga dayuhan nga, ano, sa airport pa lang natin, ay the worst, no? Hindi ko alam kung pang ilan, pero sabi nila the worst airport in the world. Dahil sa mga sunod-sunod na mga nangyayari, no? Ala, na balita niyo siguro yung humingi ng ano, no, ng yearbook. Imagine that, no? Humingi ng yearbook yung immigration. Parang ano ang kanyang motibo doon? Yun ang iniisip ko eh. Yun ang gusto kong itanong sa kanya, bakit niya naisip yun? Humingi ng yearbook. And of all the people, parang hindi yung mga magta-travel ang magdadala nun ng yearbook. Kaya nga naisip ko, mami, pagka halimbawa, lumabas tayo, nakapamasyal tayo sa ibang bansa, magdala tayo ng yearbook. Baka matanong tayo. Kasi baka ma-delay tayo. Baka hindi tayo maka pagbiyahe, maiwan tayo ng eroplano dahil walang yearbook. But, ano po? Okay. So, makita po natin dito, ano, na naniniwala ako ngayong umaga, ito ang hinahanap natin, no? Na magkaroon tayo ng kapayapaan in spite of yun niya, the troubles, no, the chaos that we are experiencing every day, no, sa loob na lang ng bahay natin, no. Sino makakapagsabi sa atin ngayon na laging tahimik, no, laging masaya, no, sa ating tahanan, di ba? Meron kaming libro nung kami grade 1, yun ang pinakababorito kong libro nung ako ay grade 1, ang title ay Masayang Tahanan. No, kasi nasa bukid sila, no? Simple lang ang mga laro, no? Kaya masaya sila. Pero tinitingnan ko sa amin, no, kasi kami ay Siyam na magkakapatid. Hindi lagi kaming masaya. Madalas ay nag-aaway-away, madalas ay nag-iiyakan. Di ba? At hindi ko alam nga kung ganyan din ang inyong karanasan. Kung sa umagang ito, we are looking for peace. Real peace and long-lasting peace. You have to know this name of God. Kasi pagka nalaman natin ang pangalan ng Diyos na ito, kahit na gaano katindi ang problema na dumating sa buhay natin, no? Kahit na gaano katinding pagsubok, no, ang ating maranasan, no? Hindi tayo magpipak... Hindi tayo magpapanik, no?
hindi tayo matataranta, ano? Hindi tayo magagalit sa Diyos, no? Kundi mas lalo tayong kakapit sa Kanya. Once we know this name of God. At ang pangalan na ating pong pag-uusapan ngayon ay Jehovah Shalom, God our peace. No? Jehovah Shalom, God our peace. No? Ang Panginoon, ang ating kapayapaan. Okay, for the past three Sundays na, ay pinag-aaralan po natin ang pangalan ng Panginoon. At kung ano kahulugan nun, at kung ano ang gagawin nun sa atin. Okay? Ano nga yung first? Jehovah, Jireh, God our provider. Then second, Jehovah, Rapha, God our physician or God our healer. Okay? And then last Sunday, Jehovah, Nisi, God our banner or protector, no? Ayun po ang ibig sabihin pagka may banner, no? Pag itinas natin ang kumbaga bandila ng Panginoon, ang ibig sabihin nun, God is protecting us. At yun po ang ginawa ng Panginoon at ginagawa niya sa mga Israelites. At yun din po ang ginagawa ng Panginoon sa atin, no? When we acknowledge the Lord as our Jehovah Nisi, our God that protects us, magkakaroon po tayo ng kapayapaan. Di ba? Napakadali ng tanggapin that Jehovah, that our God is the God of peace. Di ba? Pagka alam mo yung tatlong yun, unang tatlong yun, dapat meron ka ng kapayapaan. But in case, hindi pa rin, kulang pa rin, ito po ay pag-aralan natin, no? Ano ba ang nangyari dito po sa Judges chapter 6? Ang atin pong binasa. Alam niyo po, after na mamatay si Joshua, okay? So alam natin, ang mga Israelites ay nabiyag ng 400 years sa Egypt. And then nung sila ay dumaing sa Panginoon at tulungan mo naman kami, pinadala niya si Moses para iligtas sila, dalhin sila sa wilderness. At through the wilderness, no, tinuruan sila ng Panginoon at sila inihanda para pumasok sa promised land. Pero nakakalungkot na si Moses, after 40 years of leading these Israelites, nagkamali lang siya ng isa. Pero hindi na siya pinapasok sa promised land. Na-disqualify siya. No? And then, ang pumalit sa kanya ay si Joshua. No, yung kanyang kanang kamay, no? At tumawid sila sa Jordan River. Hinati ulit ng Panginoon yung Jordan River, no, para makatawid sila. At yun, pumasok na sila sa Promised Land. Kaya lang, pagpasok nila sa Promised Land, no? Ang dami pa ring labanan, no? Ang dami pa ring mga cities sa Promised Land na dapat nilang talunin. Bakit nila kailangan talunin yung mga yun? Sapagkat yung mga lahi na nakatira doon, puro mga sumasamba sa mga iba't ibang Diyos. No? Kaya, ginamit ang Panginoon ng Israelites, no, to punish them, no, to annihilate them. No? Kasi sumasamba sila sa Diyos-Diyos. Hindi nila kinikilala ang Diyos ng Israel. Pagkamatay ni Joshua, pagpasok po ng Judges, hindi na ngayon nila alam kung sino magli-lead sa kanila. Sino na ngayon ang mangunguna sa atin? Patay na si Joshua. No? So, ano nangyari? Pumili sila ng mga hukom or judges. Ito na ang mga sumunod nilang leader. At nagkaroon po ng 12 judges ang Israel bago nila pinili yung unang-una nilang hari. At itong si Gideon, siya ang pang-apat. Okay? Na judge or hukom. Okay? Bakit sila tinawag na judge? Sapagkat una, nakikinig sila sa instruction ng Panginoon at yun ang ginagawa nila. No? Pangalawa, sila ang nagsasabi kung mali o tama yung ginagawa ng mga Israelites. Of course, sa pangunguna ng o sa instruction ng Panginoon sa kanila. Kumbaga,
hindi na prophet ang tawag sa kanila this time, katulad ni Moses, kundi judge na sila. Okay? At merong matinding kasalanan na ginagawa ang mga Israelites. After na mamatay ni Joshua, ang sabi, kung babasahin natin ang Judges, ang mga Israelites ay bumalik sa dati nilang gawi. Ano yung dati nilang gawi? Sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan. No? Nakalimutan nila ang Panginoon. Okay? So, nung nakalimutan nila ang Panginoon, may mga bansa na naman na umatake sa kanila para sila'y pahirapan. At nung sila'y nahihirapan na, dumaing ulit sila sa Panginoon. Lord, tulungan mo kami. At ang Panginoon, dahil siya'y maawain, nagsusugo siya ng isang judge to help them, no? At para iligtas sila dun sa matinding kahirapan, slavery na kanilang na-experience. At dito po, kung babalikan natin itong Judges chapter 6, uurong tayo po dun sa chapter 5 verse 31 bago itong Judges chapter 6. Ang sabi sa Judges chapter 5 verse 31, "So may all your enemies perish, O Lord, but may they who love you be like the sun when it rises in its strength. Then the land had peace for 40 years." Okay? So bago tinawag si Gideon, no, para pangunahan ng Israel, no, naka-experience sila yung 40 years of peace. Ang ibig sabihin ng 40 years of peace, walang gera. Walang bansa na gustong sumakop sa kanila. Walang labanan, no, na nangyari. Bakit? Sapagkat dito po sa Judges chapter 5, kapapanalo lang nila sa isang labanan na ang leader nila ay si Deborah, isang babae. At nung manalo sila, no, kumanta sila. Itong buong chapter 5, ito ay kanta, no, ng pasasalamat, no, sa Panginoon. At yun nga, dito sa last verse, ang sabi, "For 40 years, they had peace." Imagine 40 years. Ano kaya mararamdaman natin kung dito sa Pilipinas meron tayong ano, no, kapayapaan ng 40 years. No, isang henerasyon 'yun. 'Di ba? Ang sarap siguro, no, walang nakawan, no. Walang labanan, walang patayan. 'Di ba? Everything is doing well. Na-experience yan ng Israel. And they should be thankful for that. Diba? Dapat mas lalo silang nagtiwala sa Panginoon because every time they ask help from God, no? And every time na tinutulungan sila ng Panginoon, they experience peace. Pero nakakalungkot, pagdating dito sa chapter 6, verse 1, ito ang nangyari. Verse 1, "Again, the Israelites did evil in the eyes of the Lord, and for 7 years, He gave them to the hands of the Midianites." So, ano nangyari? Nung 40 years na peaceful, they did evil things in the eyes of God. Gumawa ulit sila ng kasalanan. Nalimutan nila, no, yung kabutihan ng Panginoon. Nalimutan nila yung instruction ng Panginoon. Nalimutan nila yung dahilan bakit sila may kapayapaan. Because they obeyed the Lord. Pero dito, pagdating sa after 40 years, sinuway na naman nila ang Panginoon. At ito pa ang matindi. Ginawa nila yung masama sa mata ng Panginoon. Anong ibig sabihin nun? Sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan. They disobeyed the Lord again. Ginawa nila yung ayaw ng Panginoon. Kaya anong ginawa ng Panginoon? For 7 years, no, ibinigay ng Panginoon ito mga Israelites sa mga Midianites. Sino ba itong mga Midianites na to? Alam niyo po, kung titingnan natin sa Genesis, no, chapter 25 verse 2, itong Midianites na ito ay anak ni Abraham. Kanino? Kay Kitora. Alam niyo po, nung namatay si Sarah, yung kanyang asawa, hindi nabanggit dun kung nag-asawa ulit si Abraham. Pero nung matanda na si Abraham, nung malapit na siyang mamatay, nakapag-asawa pa siya. Ang pangalan ay Ketora. At
take note of this, naka-anim pa siyang anak. Biro mo yun, no? Namatay si Abraham, 175 years old. No? So, hindi ko alam kung, kasi naging anak niya si Isaac, 100 years old eh. So, maybe, napangasawa niya to si Ketora, mga 170 siya, or maybe 165. No? Kasi, ang sabi doon, after na, mapangasawa niya na to, after na maging anak niya to, namatay na siya sa 175 years old. At isa doon sa anim ay si Midian. No? At itong Midianites, halimbawa itong Israel, ano po? Itong Israel, naandito sila sa south, yung mga Midians. Dito sila tumira. Okay? At Israel ay 541 kilometers. Kung susukatin po natin yan dito sa atin, pamula Quezon City hanggang Bulalakaw, yung layo. At kung ito daw ay lalakarin mo, 3 days bago mo marating. So, itong mga Midians na ito, sumugod sila sa mga Israelites. Okay? Maybe 3 days, pero sabi nila, meron silang mga chariots. So, maybe mga 1.5 days lang sila nag-travel at sinugod nila ang mga Israelites. At ano po ang ginawa ng mga Midians na ito? Lahat ng kabuhayan ng mga Israelites, kinuha nila. Okay? Lahat ng pananim, lahat ng kanilang mga alagang hayop, no? Kinuha nila para kainin na. Na itong mga Israelites, hindi sila makalaban. Kasi wala naman silang training. Kaya, ang nangyari, humingi ulit sila ng tulong sa Panginoon kasi nahihirapan na sila. And in fact, ito po si Gideon, dito sa Gideon chapter 6, siya po ay nagigiik ng, ano yung ginigiik niya dito? Barley, no? Ng wheat. Okay? Kasi noon, wala pa naman tayong mga gilingan. So, parang ang pagiging ano sa isang kahoy, yung mga butil. Kumbaga sa atin, yung palay, manlalagas. And then, i-ano nila yun, yung parang ang tawag sa atin ay tatahipan. Papahanginan yun para matanggal yung mga ipa. Okay? Bakit nagtatago si Gideon dito? Kung inyong mababasa, nagtago si Gideon para hindi siya makita ng mga Midianites. Dahil pag nakita siya ng Midianites, kukunin yun. Yung kakainin nilang yun. Okay? And, nung marinig ng Panginoon yung prayer ng mga Israelites, yun niya, tinawag ng Panginoon si Gideon. Nagpakita ang Panginoon kay Gideon. No? Nang sabi niya, "You are a warrior." Sabi ni Gideon, "Kung ako ay warrior, at kung ikaw ay talagang ang favor mo ay nasa amin, bakit kami naghihirap? Bakit ang tindi ng problema ng Israel? Nasaan yung mga kinikwento sa amin ng aming mga ninuno na pinagtatanggol mo kami?" Yun ang tanong ni Gideon. No, doon sa Angel of the Lord. And you know what? Ngayong umaga, may mga ganun din tayong mga tanong sa Diyos. Di ba? Nasaan po kayo, Lord, nung kailangan ko kayo? Nasaan kayo noong gipit kami? No? Nasaan kayo, Panginoon, noong nahihirapan ako? Nasaan kayo noong walang tumutulong sa akin? Di ba? Pero, sinagot siya ng Panginoon, no? Na gagamitin kita para ipagtanggol mo ang mga Israelites. No? At dito mo makikita, no, that I am here all this time. Tandaan ninyo mga kapatid, kung sakaling hindi nyo marinig ang Panginoon, hindi nyo maramdaman ng Panginoon, lalo na sa panahon na nasa kadiliman tayo. No? Dumadaan tayo sa lubak-lubak ng buhay po natin. God is there. No? Inaayos niya ang lahat ng mga bagay. No? Para pagka nagpakita na siya sa'yo, nagparamdam na niya sa'yo, hindi mo talaga maitatanggi na yung tagumpay na naranasan mo, mararanasan mo. No? At yung dahilan kung bakit ka dumaan doon sa mga pagsubok na yun. Because God is building your character. God is
making you ready for a greater blessing. No? God is preparing you for another level in your life. At ganito po ang ginawa ng Panginoon kay Gideon. Nung sinabi ng Panginoon kay Gideon na gagamitin kita para iligtas ang Israel, alam niyo ang sabi ni Gideon? Bakit ako? Kasi ako ay mula sa lahi ni Manasseh, no? Kumbaga, ako ay sabit lang. Si Manasseh, siya po ay anak ni Joseph, no? Hindi talaga siya yung nasa original na 12. Okay? Manasseh saka si Ephraim, no? Kumbaga ay isinabit lang siya sa promised land. Binigyan ng lupain doon because of Joseph. Tapos ang sabi pa ni Gideon, bukod sa kami isabit lang, itong pamilya namin, ito pa ang pinakamaliit. No? Ito pa yung parang walang karapatan. Kami yung pinakamahirap. Di ba? Naalala nyo ba nung kwento ko sa inyo at siguro dito sa mga nauna sa atin sa pag-aaral? Di ba merong ano, nung elementary, may row 1, row 2, row 3, row 4. Tabutan nyo ba yung Alexa? Row 1? Yung may row 1, row 2, sa klase. May 4 columns. Yung row 4, yung mga hindi matatalino yun. No? At yung nasa dulo, yun ang kulelat lagi. No? At alam nyo ba na nandun ako sa tabi ng basuran? No? Yun yan sabi nila. Doon ako nakaupo noon. No? At siguro, kung ako, kung nagpakita rin ng Panginoon sa akin na gagamitin kita sa ganitong gawain, katulad din ng sinabi ni Gideon na sasabihin ko sa kanya, bakit ako? Bakit akong pipiliin mo? Eh, row 4 ako. Tapos katabi ko pa yung basurahan. Di ba? Bakit akong gagamitin mo sa napakalaking gawain ko? Mga kapatid, dandaan po natin. Ang Panginoon, hindi niya pinipili yung mga matatalino at magagaling. Ang pinipili niya ay yung merong puso na handang sumunod sa Panginoon. Kahit ano pa ang nakaraan natin, kahit ano pa ang nangyari sa atin, kahit ano pa ang status natin, hindi yun ang basis ng Panginoon. Ang basis niya, are you willing to obey me? At yun ang nakita niya kay Gideon. At alam niyo po, ngayong umaga mga kapatid, many times, ang estimate natin sa ating sarili ay hindi kapareho sa estimate ng Panginoon sa atin. Diba? Sometimes, ang tingin natin sa ating sarili, mahina tayo, hindi tayo magaling, no? Wala tayong karapatan. Pero bakit tayo tinatawag ng Panginoon? Bakit nyo naririnig ang salitang ito ngayong umaga? Sapagkat may nakikita ang Panginoon sa inyo pong mga puso. May nakikita ang Panginoon na pwede niyang gawin sa bawat isa sa atin. At alam niyo bakit ganun ang gagawin niya? Bakit niya gagamitin yung ganong pakiramdam natin para hindi po tayo magmalaki? Para kung halimbawa magtagumpay tayo sa buhay na ito, we will all realize that it's all because of God's grace that we have experienced those things, that we became victorious in this life. Okay po? So ngayon po nga umaga, nagpakilala ang Panginoon kay Gideon that he is Jehovah Shalom. Ano bang ibig sabihin ng ano? Ng Shalom. Alam niyo po sa Hebrew, ang ibig sabihin ng Shalom, actually, ang word na Shalom po, ito ay Hebrew word na ang ibig sabihin ay well-being, good health, and prosperity. Yung word na Shalom. Kaya, pagka nakamit kayo ng mga Hudyo, ang kanilang greetings, Shalom. Anong ibig sabihin pag sinabihan ka ng Shalom? Be prosperous. Be healthy. Hindi lang ito greeting nila, ito rin yung kanilang farewell words. Instead of bye, see you again, sasabihin nila, Shalom. Anong ibig sabihin nun? May you be well. May the Lord bless you. Okay? Yun ang ibig sabihin sa Hebrew ng Shalom. Sa Greek naman po, sa New Testament, no? Ang Greek word po ng Shalom, ng peace ay eirene, or sa English word ay irene.
Kaya kung may kakilala kayong Irene, ang ibig sabihin po noon ay peace. Na ano po ang literal meaning doon? Ang ibig sabihin po ng peace or ng Irene or Irene, to join, to tie together into a whole, unity or reconciliation. Okay, pagtatali ulit, no? Sapagkat inya po, dahil po sa kasalanan, nasira ang relationship natin sa Panginoon. So pagka nag-reconcile pala kayo, no? Ang ginagawa nyo ay Shalom. No? Ang ginagawa nyo ay Irene. You want to join together para maging buo ulit kayo. So parang sa mga magkarelasyon dito, pag nag-break kayo, di ayawan ah. Pero pagka gumawa kayo ng effort para magkaayos kayo ulit, no, para maging buo ulit kayo, then you did a Shalom, no, or Irene. Okay? Kasi yun po ang ibig sabihin ng Shalom. So, nakita natin ang ibig sabihin ng Jehovah. Ano nga po yun, Jehovah? The one true God. No? He is the one who will reconcile us. He is the one who will complete us. No? He is the one who will provide, no, everything that we need. Okay? So makita po natin dito, no, na yun nga, kung yung Jehovah Jireh, Rapha and Nisi, no po, ay naging totoo sa inyong buhay, then yung Jehovah Shalom po ay mas magiging matingkad po sa atin. Na ang Panginoon ang atin pong kapayapaan. No? Bibigyan niya po tayo ng kalmado, no, na buhay sa gitna ng maraming mga kaguluhan. Okay? So ngayon pong umaga, may tatlo tayong makikita bakit po nagpakilala ang Panginoon kay Gideon at sa atin that He is Jehovah Shalom, that the Lord is our peace. Okay? Bakit na gustong ipaalam sa atin yun? Ang una po, for us to know who is the source of peace, no? Para ipaalam niya sa atin, para ipaalam niya kay Joshua o kay Gideon, no, na ang Panginoon ang pinagmumulan, no, pinanggagalingan ng kapayapaan. Wala nang iba. Okay? Makikibasa po ng Galatians chapter 5 verse 22. Okay, thank you. Ang sabi doon, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace. Okay? So, ang kapayapaan ay nanggagaling, no, sa banal na Espiritu, no, na kinikilala nating Diyos. Okay? Sa Kanya galing. No? Hindi ito galing sa pera natin. Hindi ito galing sa mga pinuno natin. Hindi ito galing sa kung ano man ang meron tayo. Hindi ito galing sa edukasyon natin. Di ba? Yung iba, sabi nila, nagpapakahirap ako, nagtatrabaho ako ng maigi, no, para maging relax na ako later on. No? Sa pagtanda ko, relax na ako. No? Relax na yung aking mga anak. No? Kumbaga, okay na ang future. Di ba? Kaya lang, pagka ganun po ang magbibigay sa atin ng relaxation, no, ay we are bound to fail. Pagka ganun po, pagka pera or ari-arian magbibigay sa atin ng security in life. Sapagkat yung mga ngayon nananakaw, ang mga ngayon ay nasisira at nawawala. Di po ba? May kakilala po ako na mayaman, as in sobrang yaman niya. Marami siyang properties, marami siyang pera. Pero nung nagkasakit siya, sinanglaan niya lahat ng properties niya, inubos niya yung pera niya para gumaling siya. At pagkatapos na maubos yung mga perang yun, no, nakakalungkot, wala ka pa rin siyang kasiguruhan kung siya ay mabubuhay, kung tatagal pa ang kanyang buhay. Imagine, no, akala mo secure din yung future,
Dahil everything is set, no? Marami kang pera, marami kang properties, pero sa isang iglap, sa isang pagkakasakit lang, sa isang matinding sakit lang, ubus na agad yung pera. Kaya hindi po tayo pwede talagang ano, umasa ng kapayapaan sa kung ano ang meron tayo na material na bagay. Nagpakilala ang Panginoon kay Gideon that time, no? Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng matinding kahirapan na nararanasan nila, to tell Gideon na sa akin ka kukuha ng kapayapaan. Kung gusto mo ng kapayapaan or maranasan ng kapayapaan sa bansang Israel, you call me. You call me. Ngayong umaga, mga kapatid, hindi ko alam kung ano ang kaguluhan na nangyayari sa atin. Sa isip natin, sa puso natin, no? Sa bahay natin, no? Sa trabaho, sa eskwelahan, no? Or kung saan man tayo. But one thing is sure, meron laging kaguluhan tayong makakasalamuha. At ganyan, sabi ko sa inyo kanina, kung kayo ay pupunta sa Iceland na hindi kayo ready, baka kayo magkukos na. Bumaba yung kanilang ranking. No? Baka maging number 2 sila o number 3. Kailangan po nating tumawag, tumakbo, humingi ng tulong sa pinagmumulan ng kapayapaan. At yun po ay ang Panginoon. He is our Jehovah Shalom. No? Siya ang magpapatahimik ng puso mo. No? Siya ang magpapakalma. You know? Magtatanggal ng iyong stress. No? Siya ang magtatanggal ng iyong pagpapanik sa buhay. When you know that God is our peace. Marahil kung bakit magulo pa rin ang mga buhay natin, no, sapagkat hindi natin kinikilala, no, na ang Panginoon ang ating kapayapaan. Siya ang pinagmumulan ng kapayapaan. Okay po? So yun po ang una na dahilan kung bakit gusto niya na makilala ni Gideon, no, that the Lord is peace. No? At tandaan po natin ito, kung hindi tayo connected sa source na mangyayari sa atin. For example, itong mga electric fans na to, tanggalin nyo lahat yan sa mga plugs na, na mangyayari sa kanila. Mamatay. Walang kwenta. Diba? Kahit na napakagaganda nila, no? Kahit na napakagaganda ng mga features niyan, yung mga electric pan na yan, kung hindi yan connected sa kuryente, hindi mo may enjoy. Hindi mo may enjoy yung function. No? Ganon din tayo, mga kapatid. No? Napakaganda ng plano sa atin ng Panginoon. No? Tayo po ay create ng Panginoon, no, to experience His blessing, to experience the fulfillment, no, na inihanda niya para sa atin. Pero mangyayari lang yun, mga kapatid, if we are connected to the source. No? Ang sabi nga ng Panginoon, Jesu Cristo, no, sa John chapter 15, without me, you can do nothing. No? Pagka wala ang Diyos sa buhay natin, wala tayong magagawa. Walang mangyayari sa atin. Lahat ng pagpupursigi natin, mga kapatid, ay mawawala ng kabuluhan. But if we want to experience real peace, we need to be connected to the source of peace, which is the Lord. Okay po? Ang pangalawa na gusto ko pong makita natin sa umagang ito, hindi lamang ang Panginoon ang source of peace, but He is the supplier of peace. Hindi lang siya ang pinagmumulan, siya rin po ang nagbibigay, okay, ng kapayapaan. Siya ang magbibigay sa atin, no? Hindi tayo kukuha. Okay? O hindi yung ibang tao ang kukuha para bigyan ka ng peace. The Lord will give it to us. No? Kung titingnan po natin ang John chapter 14 verse 27. Sino? John 14:27. Thank you. So imagine, ano sabi ng Panginoon sa Kristo, I will give you peace. What kind of peace? No? Ang
ang pag-asa o ang kapayapaan na ibibigay sa atin ng Panginoon ay yung kapayapaan na hindi binibigay sa atin ng mundong ito. Kapayapaan na ako lang ang pwedeng magbigay. Okay? Kapayapaan na hindi maiintindihan ng mundong ito. Kasi ano ba ang kapayapaan para sa mundong ito? Yun niya, pag wala kang problema, pag walang gyera, no? Pagka meron kang ganito, peaceful ang buhay. Pero, kung makikita po natin, obserbahan natin yung mga tao na merong ganun na sinasabi nila, sila yung mga maraming problema. Sila yung mga hindi makatulog. No? Sila yung mga dapat maraming mga security guards. Diba? Kasi, hindi yun ang magbibigay sa atin ng peace. No? Ang magbibigay sa atin ng peace ay ang Panginoong Jesucristo. He will, yun sinabi niya, no? I will give you peace. Okay? Ano pa po ang sabi sa Romans chapter 1 verse 5? Sino pong Romans 5:1. Okay. Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through Lord Jesus. Okay. So, pagka ang Panginoong Jesucristo ay nasa atin, we will have peace with God. No? Peace with God means, no? Tayo ay nagkasundo muli ng Panginoon. No? Gaya ng lagi nating sinasabi, nung si Adam and Eve ay sumuway sa Panginoon, nung si Adam and Eve ay nagkasala, naputol ang relationship, no? Ng Diyos at ng tao. At ang tao ay lumayo ng lumayo. No? Sa halip na siya ay bumalik sa Panginoon, no? Sa halip na siya ay magmakaawa, no? Humingi ng patawad sa Panginoon, ang ginawa ng mga tao ay lalong lumayo. At nag-isip na kung ano-ano para maging dahilan na hindi sila babalik sa Panginoon. Diba? Pero dahil po sa Panginoong Jesucristo, nagkasundo po ang Diyos at ang tao. Okay? Kaya dapat, ano po, ang dapat nating hinga ng kapayapaan at ang magbibigay ng kapayapaan sa atin po ay ang Panginoong Jesucristo. Sapagkat siya po ang namatay dun sa krus. No? Siya ang gumanap ng requirements para magkasundo po ang Diyos at ang tao. Sapagkat kung tayo po, ano, ang hihinga ng Panginoon ng requirements para magkasundo tayo, una, hindi natin yun maaabot. Hindi natin yun magagawa kasi hindi natin kaya. No? At kung sakaling kayanin natin, mamamatay din tayo. Di ba? Hindi tayo mabubuhay na maguli. Mamamatay tayo kasi karapat dapat tayong parusahan. Dahil nagkasala tayo. So, kailangan may isang tao na umako nung kasalanan natin. Na yung taong yun, dapat walang kasalanan. No? Hindi pwede yung may kasalanan din. Di ba? At yun ang ginawa ng Panginoong Jesucristo. Ang sabi po sa Ephesians chapter 2 verses 13 and 14, okay. So, maraming salamat, ano? So, base doon sa verse na yun, ano? Dahil sa dugo ng Panginoong Jesucristo, nagkalapit tayo at ng Diyos. Yung barrier, ano? Na yun na yung kasalanan, sinira yun. Ano? Para mapalapit tayo sa Panginoon. Para magkaroon tayo ng kapayapaan sa Diyos. Para maging maayos yung ugnayan po natin. Mga kapatid, sa umagang ito, gusto ng Panginoon na bigyan tayo ng kapayapaan. Kaya niya pinadala ang Panginoong Jesucristo sa bawat isa. Sapagkat without Him, sabihin ko po ito sa inyo, napakagulo ng buhay natin. No? Sa umagang ito, nakakapagod. Di ba? Kung araw-araw na lang ay may labanan na nangyayari sa isip natin, sa bahay natin, ano? Sa trabaho natin, o sa lahat ng pupuntahan natin. Di ba? Nakakapagod yun. Lalo na pagka yung ang labanan ay nasa isip at nasa puso. It's too tiring. Lalo na kung ikaw ang lumalaban lang, nakakapagod. Pero, kung ang Panginoong Jesucristo po ay nasa buhay natin, He will give us peace. At
Bakit po magkakaroon tayo ng kapayapaan? Because He will fight for us. Siya ang lalaban para sa atin. Na yan po ang gustong ipakita ng Panginoon kay Gideon. Kung itutuloy po natin yung kwento ni Gideon, makikita po natin doon, pinaglaban sila ng Panginoon. No? Sa napaka-imposibleng labanan. No? Imagine 145,000 soldiers ng Midianites against 300 untrained Israelites. Palagay ninyo, sinong mananalo? 145,000 against 300. Ilan ang ratio nun? No? Parang 1:1,000 something. No? Mananalo ka ba dun? Pero believe it or not, that 300 men won. No? Without doing anything. I mean, without fighting. No? May pinagawa lang sa kanila ang Panginoon. No? May pinagdala sila ng ano, ng palyok, ng jar. At alam nyo, pinagawa lang sa kanila, pinabasag dun. Pagbasag na ganun, yung mga Midianites, excuse me, yung 145,000, ano, nagpatayan sila. Sila-sila ang nagpatayan. At natalo ang Midianites. Amazing. Di ba? Parang, paano mo tatalunin ang well-trained soldiers, no, na kumpleto sa equipments, no, sa panglaban, sa isang jar? Okay lang sana kung ang dala nila ay sibat. Maniniwala pa ako nyo. Halimbawa, ibato lang nilang ganyan, tapos lahat, no, sa pagkilos ng Panginoon, tinamaan lahat, no, at namatay. O kaya, paghagis nilang ganyan, naging apat, ano, yung sibat, at tinamaan yung 145,000. Pero hindi yun ang pinagawa sa kanila ng Panginoon. Magdala lang kayo ng jar na babasagin. Tapos basagin yung ganun. No? And 145,000 was or were defeated. Imagine that. No? It's purely God's power. At ganun din po ang gagawin sa atin ng Panginoon. Ano man ang kaguluhan nyo sa umagang ito, makinig lang tayo sa instruction ng Panginoon. Many times, ang instruction niya parang illogical. No? Hindi tayo makapaniwalang mangyayari yun. Pero if we obey the Lord, no, the Lord will do the rest. The Lord will fight for us. Okay? Because God wants us to have peace. He is the supplier of peace. Ano pong sabi sa Colossians chapter 1 verses 19 to 20? Sino yung Colossians? Colossians? Hala. Okay, ako na lang babasa. Ang sabi po sa Colossians 1:19 and 20, "For God was pleased to have all His fullness dwell in Him, and through Him to reconcile to Himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through His blood shed on the cross." So, patuloy po na itinataas ni Apostol Pablo po, yung sakripisyo na ginawa ng Panginoong Jesucristo. That because of Him, because of His sacrifice, all of us, no, ay pwedeng makaranas ng kapayapaan. No? Huwag nating sabihin, mga kapatid, na yung kaguluhang nararanasan natin ay hopeless. No? Wala nang pag-asa to. No? Ang paraan na lang para maayos ito ay mamatay na lang. Di ba? No. You still have Christ. No? The giver, the provider, the supplier of peace. Okay? Ano man ang kaguluhan nyo ngayon, go to Christ and He will provide peace. And then ang pangatlo po, ang pangatlo at ang panghuli, na gusto pong ipaalam ng Panginoon kay Gideon at sa atin, bakit nagpakilala siya
as Jehovah Shalom. Hindi lang po siya ang source, hindi lamang siya ang supplier, but He is also the sustainer of peace. Siya ang tagapagpanatili. Okay? Hindi lamang siya pinagmumulan, hindi lamang siya tagapagbigay, kundi siya pa rin ang tagapagpanatili ng kapayapaan. Ang sabi po sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 16, okay, thank you. Ang sabi po doon, may the Lord of peace, no? Give you peace at all time, no? Parati kayong bibigyan ng Panginoon ng kapayapaan, no? He will maintain. So again, no? Hindi lamang dapat tayo humingi sa kanya ng kapayapaan, sa kanya rin tayo umasa na yung kapayapaan na yun ay mananatili, no? Kasi nga tayo pong mga tao, masyado tayong malilimutin. Diba? Pagka medyo bumibigat na yung ano, yung sitwasyon, humihirap na. Ang sabi nila, pagka daw marami ka ng pagsubok na nararanasan, madalas nalilimutan na. No? Nalilimutan na natin yung promises ng Panginoon, katulad po ng mga Israelites. No? Doon po sa wilderness, imagine katatawid lang nila sa Red Sea. No? Nung wala silang mainom, no, nagreklamo na agad sila kay Moses. No? Nung wala silang makain, nagreklamo agad sila kay Moses na kulang ba ang libingan sa Egypt kaya dinala mo kami dito sa wilderness para dito kami ilibing? Ganun, ano? Malilimutin sila at ganun din tayo mga kapatid. Mga kapatid, tandaan po natin, no? Pagka nawala yung peace natin, para po bumalik yan, bumalik tayo sa Panginoon. Tumawag tayo sa Kanya. Sapagkat ang Panginoon ang bibigay lagi sa atin ng kapayapaan. Ang sabi po sa Philippians chapter 4, verses 6 and 7, okay. Ay, hindi ko masyadong narinig. Sige pa, ulitin po. Okay. Seven po, tapos na. And the peace of God. Kulang? Ang okay. Ang sabi dito sa ayun nga, verse 7, and the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. No? Kung tayo po ay may kaguluhan sa atin po mga puso, manalangin lang tayo sa Panginoon at ang Panginoon bibigyan tayo ng kapayapaan. No? So, every time na meron tayong worries sa atin pong buhay, let's always ask the Lord. No? Lahat ng problema natin, ibigay natin sa Panginoon. At pagka binigay natin yun sa Panginoon, huwag nating bawiin. Ano? Diba, minsan pagka binigay na natin sa Panginoon, tapos parang hindi yata nasosolve, kukuhanin ulit natin na tayo ang gagawa ng paraan para masolve yun. Yun po ang sabi ng isang preacher. Ano? Pag binigay na natin sa Panginoon, pabayaan na natin ang Panginoon. Kasi mas alam niya at mas kaya niyang ayusin kung ano man ang ating pong naging problema. Sa John chapter 16 verse 33, sinong wala? Romans ano ka? 49. Okay? Sige, pakibasa nga ng Romans 49. Okay. So, ang ibig sabihin po ng mga talatang niyan, no? Once na nasa atin po ang Panginoong Hesukristo, meron na po tayong kakayahan na magkaroon ng, yun nga po, meron tayong kapayapaan sa Diyos, pwede na rin tayo magkaroon ng kapayapaan sa kapwa natin. No? We have the ability to have peace. No?
sa bawat isa sa atin. Jay, ano yun sa'yo? Ito, John 16:33. Okay. I have said these things to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulations, but take heart, I have overcome the world. Okay, thank you. Ito po ang, itong isa sa mga paborito kong verse, no? In this world, there will be tribulation. Hindi natin yan maiiwasan. And in fact, ang sinasabi ng talatang yun, in this world, I will not remove tribulation. Yun po ang ibig sabihin nun. No? But, sabi niya, take heart. Or cheer up. Because I have overcome the world. I will give you peace. Okay? So, sabi nila, huwag mo daw ipag-pray na mawala yung mga pagsubok mo na nararanasan. Ang ipag-pray mo is that God will give you strength to overcome those. Sapagkat pag pinag-pray mo daw yun na umalis, hindi yun mawawala. Madi-disappoint lang tayo sa Panginoon. Kasi hindi ang plano niya. Ang plano niya to strengthen us and to give us peace to overcome every trial, every suffering, every tribulation that we live. Ngayong umaga, mga kapatid, ang akin pong panalangin ay matanim ito sa puso't isipan natin. That the Lord is our peace. He wants to introduce Himself as Jehovah Shalom to each one of us. At para po mangyari yan, makikita po natin sa Isaiah chapter 6 verse chapter 26 verse 3. Wala na, no? Ah, yun. Okay. Ah, okay. Sige, sige. The Prince of Peace. No? So, ang Panginoong Jesucristo, ang Prince of Peace. Pagka sinabing Prince of Peace, siya po ang tagapanguna na magbibigay po sa atin ng kapayapaan. And then ang sabi po ng 26 verse 3, you will keep in perfect peace him whose mind is steadfast because he trusts in you. So dito po mga kapatid, sa talatang ito, magkakaroon lang tayo ng kapayapaan if we will trust the Lord. Wala nang iba para magkaroon po tayo ng kapayapaan. And again, ang purpose kung bakit natin pinag-aaralan ang mga pangalang ito, para magkaroon tayo ng 100% trust sa Panginoon. Ngayong umaga, nagpakilala ulit ang Diyos sa atin. He is Jehovah Shalom. He is our peace. Ano mang kaguluhan po na meron tayo ngayon, no, hindi yan tatanggalin ng Panginoon. But the Lord will give us peace. Okay? Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa paalala mo sa amin. Madalas na namin itong naririnig. Marahil sa iba ito ay bagong katuruan. Pero salamat po sapagkat ang kapangyarihan, ang bisa ng inyong salita ay hindi nagbabago. Tulungan mo kami, Panginoon, na amin pong panghawakan sa buhay namin, lalo na pagka kami may matinding problema, that you are our peace. Ikaw ang magpapakalma, mag-aayos, magtutuwid ng aming pag-iisip at magbibigay sa amin ng lakas, karunungan upang harapin ang mga pagsubok na ito. Nawa, Panginoon, ay mas lalong lumalim at tumibay ang aming pananampalataya sa inyo. Dahil po sa pangalan na ito na pinakilala mo sa amin, Jehovah Shalom. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.